A scathing remark from the country's top diplomat against China. Foreign Affairs Chief Teodoro Loxin Jr. tells Beijing to get out of Philippine waters. In his tweet Monday morning, Loxin used expletives to emphasize his point as he questioned China's friendship with the country. He also reminded Beijing about President Duterte's UN declaration of the arbitral award favoring Manila, which he says includes all its maritime features. A fishermen's group urging the United Nations to act on Chinese incursions in the West Philippine Sea. The Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakaya or Pamalakaya says their petitions call on the UN to declare the China Coast Guard law null and void. The group also seeking the demilitarization of the South China Sea and a probe on the effects of Chinese incursions on the livelihood of fishermen and domestic food security. The group also cites the lack of concrete and decisive actions from the Duterte administration. Ito po yung aming inaasahan, no, na actionan ng UN kasi malinaw naman na ito ay labag doon sa UNCLOS at ito ay paglabag doon sa 2016 arbitral ruling, no, na itong tama at merong ano yan, karapatan naman, no, yung bawat bansa na magpatupad ng kanilang internal security measure o right, marine security, pero dapat doon sa talagang exclusive, no, o sa kanilang exclusive economic zone, no, based doon sa United sa UNCLOS na kinikilala yung karapatan ng bawat bansa sa kanilang territorial water, no? Pero ang napakakabahala po kasi itong patuloy na pag-iigit, no, ng gobyerno ng China dito sa kanilang nine dash line claim na kung saan ay 80% ng saklaw nito yung ating West Philippine Sea. The palace, meanwhile, lashes out again against critics of the Duterte administration's strategy in the West Philippine Sea. This after retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio reiterated his call for the chief executive to be more aggressive in asserting the country's rights in the contested areas. Carpio and former Foreign Affairs Chief Albert de Rosario were blamed by President Duterte for supposedly losing parts of the West Philippine Sea during the previous administration. Careful, calculated at calibrated ang foreign policy ng ating Pangulo pagdating sa West Philippine Sea. Hindi tinatalikuran ni Presidente ang ating claims at entitlements. Hindi nakakatulong ang mga outbursts po ng dating Supreme Court Justice Carpio at dating DFA Secretary Del Rosario. Maging ang kanilang demand na hardline all or nothing policies na ang resulta gaya ng turo ng kasaysayan ay walang mararating o hindi kaya o kung kaya ay mag-udyok ng gera. Ito mismo ang iniiwasan po ng ating Pangulo.